Dad, inyak ka sa ba ano, sa banyo? Hmm. Ang gagawin mo dyan? Lumutong eh. Ha? Nandun si mama sa banyo namin eh. Ngi, lilinisin ko pa naman yan. Dali lang. O sige na, okay lang. Pamilak na maglilinis dyan. Hi, Kimmer! Sinabangan mo dyan? Eh, wala pa namang tabo dyan, Daddy. Ito ah, nangyayang ako kay mami. Oo. Ayun lang. Hi! Hi, Kimmer! Hi, Kimmer! Hi! Hi, Gigil! Good morning! Good morning, guys! Grabe na, oh! Christmas na talaga siya dito. Puntahin ko lang itong ating gospel music. Kasi baka makapiright tayo. Ayan. Ay, namapatay yan. So, ayan. Nag-snow na naman siya today, mga beshi. Pero very light, ano lang siya. Very light snow. Mild snow. Yan pa yung footstep ko kanina umaga. Kasi pinalakad ko itong dalawa. Si Kimmer tsaka si Gigil. Ayan ang itsura ng aming area ngayon. Ang dami na naglipatan ng mga kapitbahay. Ay, ang green na bahay na yun na gustong-gusto ko. Ang ganda niya, oh. Yung front attached garage na yan. Nakalipat na sila. Ayan. Tawa lang ako. Anyway, guys. Today is 2 months na since nakalipat kami. And today is inspection day ng developer. So, ganito sa Canada. Pag nakabili ka ng bagong bahay, hindi ko lang alam kung pareho siya sa parang second na bahay na, yung ikaw na yung second homeowner ng bahay, kung meron din ganitong pangyayari na nagaganap, no? Hindi ko lang alam, no? Kasi, ganito kapag bagong bahay yung nabili mo, meron parang sinatawag silang second home inspection. So, itong second home inspection, sabihin mo lang kung ano yung mga kulang, kung ano yung sira, kung meron ko ipapagawa, gano'n, mga gano'ng mga carry bells, mga gano'ng mga kineme. So, kami, tulad nung within 2 months na napag-alaman namin na yung shower rod namin sa taas, sa guest room is hindi siya makapit. Although dapat naman kasi malumang talaga yun, pero hindi talaga siya makapit kahit anong gawin namin. Ginahang ko dun yung towel, pero kapag tinanggal mo yung towel, tanggal siya lahat talaga yung shower rod. Tsaka yung curtain talaga dun. Tapos itong dito sa amin, sa may kusina, itong plug na to, dali lang ah, hindi natin siya mag-focus. Itong plug na to is, hindi na siya gumagana. Hindi namin alam kung saan yung pinaka-switch na to, sa breaker. Pero yung kabila, sa kabila nung kasi, guys, dali lang. Itong kabila, nanonood kayo sa akin ng pagbablog. Bagong gupit yung dalawa, oh, bagong gupit, noong isang araw lang. Itong kabila, gumagana naman siya. Kaya hindi namin alam kung saan yung switch niya. Tinignan na namin sa loob mismo ng island na to kung nasan yung switch niya, pero hindi namin makita kung nasan yung switch niya. So, papaalam namin sa developer. Tapos, ano pa ba? Tapos, yung mga minor details lang naman. Tulad nito. Dahil nabuksan ko ito ah. Tulad nito, dapat kasi ito mga cabinets na to is soft close. May tinatawag siyang soft close. So, kapag binuksan mo siya ng ganyan, tapos sinara mo, ay, hindi siya. Close talaga siya ng bongga. Ganyan, magkoklose siya ng kusa. Ganyan, magkoklose siya ng kusang ganyan. Mga ganyan kineme. Ganyan. Hindi tulad nito, matigas siya mga besh. O yan o, tigas niya o. O ayaw talaga mag-close. Ganyan talaga siya. So, ginawa namin dito, nilagyan namin ng sticker, ng green, yung mga cabinet na ayaw niya mag-soft close. Tulad nito, ayaw niya mag-soft close. Matigas. Ayan o, matigas siya o. Dapat ganito siya. Yan, nagko-close siya ng kusa. Ito naman nakabuka kasi overloaded na siya, oh. Kasi naman na-overloaded na to. Nandito kasi yung mga gamit ni Brian sa kabilang bahay namin. Biruin mo, ang dami namin, kutsara. May kutsara na kami dito. May kutsara pa kami dun sa baba. Tapos, ito. Ito is natanggal. Hindi namin alam kung bakit na siya natanggal. Nung inimbestigahan ni Daddy kung bakit siya natanggal is... Ito ay pala magsarado nito. Hanggat pa lang Is, ayun. Kulang siya ng parang pako dun. Kaya siya natanggal. So, ayun. Papagawa din namin yan. So, mga minor details lang. Tapos, yung iba is pintura. Pintura dahil nagasgas or ayan. Hindi ko nga alam kung ba't may sticker pa ito eh. Ayan. Pintura dyan. Tapos may pintura dito sa taas na yun. Ayan.
hopefully is makagawa na tayo ng parang talagang house tour, no? Kapag ayos-ayos na lahat. And 3 months na mga besh. Oh, actually 3 months na, magpa 4 months na mga besh. Wala pa rin tayong blinds. Ang update sa blinds natin, ayan, is ganyan pa rin siya. Paper blinds. Eh, mo ko kung uso to sa Pilipinas ng paper blinds na to. Tapos nalagyan mo siya ng sipit dito. Ayan, no. Sipit galore. Halos lahat dyan paper blinds para lang meron kaming privacy. Yung unang lipat pa nga namin, sabi pa nga, sabi ko pa nga pinamamit dati, huwag na tayo mag-paper blinds kasi mabilis lang naman yung blinds, darating siya within 1 month. Tapos, besh, un-order ko siya nung September 8th. September, October, November. Sus ko, besh, magdi-December na, besh. Ang tagal ng blinds. So, ngayon, umorder ako sa Home Depot. Ang sabi ng seller, na parang pinaka, basta yung, kasi Home Depot is a third party. Parang third party mo tawag doon. Basta yung pinaka talagang gumagawa nun, tumawag sa akin. Ang sabi nila, mati-deliver na ng October 31. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na-deliver mga besh. So, tinamagan ko yung Home Depot ilang beses na. Sabi nila, walang materials. Tapos, nasa US Customs na daw, de-deliver na. Tapos, yung iba naman sabi sa akin is nasa Mexico pa daw. So, mix messages yung nakukuha ko. So, sabi ko, ano petsa na mga beshi? Wala pa rin tayong blinds, di ba? So, ayun, nakakainis. So, sana makompensate tayo kasi, sus ko, besh, mga mag-performance sa tayong walang blinds. So, kahit gusto yung kumam, ito kayo sa bahay. Walang ko lang tayo, di ba? Anyway, ito yung itsura ng ating bahay ngayon. So, bumili ako kahapon, nung isang araw pala ng para dito, coffee table. Ayan, yung coffee table. Kaso, nagkamali si daddy ng installation. Pero, carry bells lang naman. Kasi ito, dapat pala, beshi, itong drawer na to inasa kaliwa. Nalagay niya dito sa kanan. So, kailangan ito is ma-flip sa pag-anon. So, kahit anong gawin namin, ma-flip siyang ganun. So, kahit anong gawin namin itong pagsuksok dito, is napakataas niya. So, parang may uwang siya doon. Basta ganun, mahirap siyang explain mga beshi, pero ganun yung nangyari doon. So, ngayon, ang gagawin ni daddy, ang sabi niya, para kasi, ang nangyari kasi, ginlo ni daddy yung mismong coffee table. So, mahirap na siyang kalasin. Kasi parang gusto niya matibay na matibay. So, ginlo ng lolo mo ang coffee table, mga beshi, no? Hindi lang niya tinormilyo. Ginlo niya talaga ng bonggang-bongga para matibay, mga beshi. So, ang gagawin niya ngayon, Hoy, Kimmer, huwag ka dyan. Kim, gagawin niya ngayon, bababaan niya yung, parang ito. Bababaan niya to, parang ayun no, minarka niya, bababaan niya ng konting ganyan. Para ito, bumaba din. Para maipasok namin ng maayos. Ayan, yun na lang yung parang paraan niya para hindi niya nakalasin lahat. Kasi pag nalas niya, masisira lahat ng, masisira yung coffee table. Ganda pa naman niya. Ayun yung coffee table namin dito. So finally, magkaroon na kami ng coffee table dito. Ayan. Tapos ito, ayoko na siyang lagyan dito kasi nga, busy area to. So, pag may bisita, maglalagay ng mga boots dyan, shoes, rack, alam mo yun yung jacket. So, ayoko na na may medyo maraming eklabo dyan. So, gusto ko dito na siya lahat. So, ito, hindi pa rin ako masayahan dito kasi parang para siya ng size. Pero, pag-isipan ko pa yan kung paano ko siya pagagandahin. So, ayan. Ayan lang ating update for today. And, mamaya na yung inspection. Mga 12 o'clock yung inspection. Pinamove ko siya from 2 p.m. Naging 12 p.m. na siya. Kasi nga, may pupuntahan tayo mamaya ng mga beshi. Pero, update ko kayo sa inspection mamaya kung anong mga may mangyayari. Si Mami Daddy is busy lang sila ngayon sa mga banyo-banyo nila, no? Sa kanilang mga trono mga beshi. Ako, tapos na ako sa trono ko. I'm so proud. Corona! Itong dalawa. Ayan, si Daddy. Ano, Dad? Success? Diyan ka talaga tumain, no? Ah, di ba? Vlog, na-vlog natin siya. Nakita mo, daddy, nag-aano ko doon? Nilagyan ko na yun ng panlinis eh. Nakita mo? Oo. Kasi binababad ko na, maglilinis na ako ng banyo eh. Naku, sayang yung panlinis na. Maglilinis ulit. Hindi, kailangan ko ng brush panlilinis ko yun eh.
Nandito yata yung brush eh. May brush pa dong isa eh. Ayan po ang update kina Mami Daddy. Manggugulo tayo. So, kumapin na lakad ko to si Kimmer tsaka si Gigil. Di nakatagal si Gigil mga... Hindi talaga. Tumawid lang kami dyan sa kabilang bahay. Kumadal niya kagabi. Oo, wala naman kami dinaan. So, hindi ba? Ganyan si Gigil. Oo, tumawid lang kami sa kabilang bahay dyan sa kapitbahay. Oh. Wala na. Tinataas niya ng paa niya. Wala pa naman tong ano, boots. Dito pa kami nagdami. Parang hindi to Canadian. Mm-mm. No? Gigil. Gigil. Ma, hindi siya Canadian, si Gigil. Wow, ang ganda ng kutis ng mukha mo, ma. Para talaga yung nag-push. Hindi pa ako naglalagay ng ano. Ng olay? Olay, kasi nga pinatutulog ko pa. Oh. Eto, niluto ni Mami kahapon, adobo, beef adobo, buto-buto. Ayan. So, mamaya tayo magchikahan kapag medyo alert-oriented times 4 na ang mga tao dito, ang mga beshi, no? So, mamaya na. Babay muna. Ay, bago lang to. Parang ang dami na nangyari. 2 months na, no? Ang dami na nangyari. 2 months lang. Ay, sige ma, intervene kita. Ano pagkakaiba nung nandiyan na yung kwarto? Kwarto mo. Ito, hindi na umakyat sa taas. Oh? Hirap ka na, di ba? Sanay ka na, ma? Wala. Unti ka na nasasanay. Parang bungalow na yung bahay mo. Una, nandiyan na siya, oh. Yung kwarto nila. Sanay na ako sa bahay na. Kwarto na, misyempre. Sanay ka na, ma? Oo. Oh. Nung nandun kami sa Mahogi, palagi naman kami nasa ito. Oo, ganun din kayo. Sa Mahogi din, nasa baba din kayo. Nandun kami sa baba. Tingnan natin yung basement kasi... Buksan natin ito para may ano. Ito yung side entry namin na hindi ko naman nabubuksan, mga beshi. Kung pumapasok na. Yung ginawa ni Kuya Jun, tingnan natin. Pinitorahan niya daw. Ay, pinitorahan niya na yung mga... Ay, ang galing. Ay, napintoran ni Kuya Jun. Nang puti, ang galing. Tsaka to. Ang galing. Pinapintoran ko sa ito kay Kuya Jun. Ito yung luma naming... end table. Ito is magiging end table sa main floor. Hopefully maging ready na siya para before December 9th para sa Christmas gathering namin. Ito is mapupunta siya sa lounge. Ayan, sa may TV. Hopefully hindi siya masyadong mataas kasi napakataas yata. Kapag masyado siya mataas, lagyan na namin siya sa bedroom. Kasi ito yung mga ay mga ano yan, mga drawer yan para sa tawag dito walk-in closet. Ayan, ito po isa, ito yung window. Ito na mao, tingnan mo, ganda, naging puti na siya. Si Kuya Jun na parang nagpandiri. Ito na yung end table, yan yung sa salas, ayan yung sa salas natin. Para yung nilagay ng lamp, malapad. Malapad. Ito sa lounge. Sa TV, sa baba ng, ano? Sa ilalim ng TV. Oo. Yan ang TV. Galing ba kay Brian to? Oo, pareho. Pinapintanan ko ng puti. Para maliwanag tignan. Kasi black na yung ano. Black na yung... Sa yun na iba. Kaya umuwi na si Manu kasi magpapatuloy sa yun. O, so babalik daw siya. Lagi na, balik na ulit. Hoy, Kimmer! Nagang mo dyan. Imis na, imihi si Kimmer dito eh. It's black yung mga nabili niya. Ito na lang walang ko. Puti na ba to? Puti na yan. Ano yung first coating? Dami niyang gamit dito. Kasi ito yung mga kalat namin. Dami namin kalat. Ay, ito yata yung coating sa baba. Bike ni Brian. Mahali ka bukan. Nagagalit si Brian pa na alay ka bukan. Mahal yung bike niya, sabi niya eh. Ako ko ba dyan? Wala akong alam sa bike eh. Come on, upstairs. Ay. Lahat ang kalat baba ka ito. Ligpit-ligpitan.
Para sa mga bisita. Sa mga inspection. Inspect lang naman eh. Wala pa silang gagawin. Check lang nila kung ano yung mga gagawin. Pero hopefully mabilis lang sila mga besh. Yan ang aking metro. Ayaw naman. Sira na yung metro? Ano yun? Hindi siya naglalak. Yung lang lock lang yan. Alam ko, may isa pa tayong metro eh. Saan ka na? Eh, ikaw nung nagtatago nun dati. Hindi, ito lang ang parte ng pinabig mo. Isa lang yan. Ang problema niyan, kapag yung si daddy is na ano yung... Mali yung sukat niya, yun na yun, wala na. Hindi na namin pwede isolid kasi nabutasan na siya. Tsaka mali talaga yung pagkakagawa. Nag-glue na. Hindi na siya pwede isolid sa store. Boso, ilawan mo ako. Baba mo siya. Ayan. 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 Mabila pa. Kailangan ko lang. Kimmer! Yan. Sukat-sukat mo ah. Ito pa. Sukat na yun ah. Sure ka nang yan na yun? Tapos putasan mo na yan. Grabe ang ginaw. Papapasok ko lang kasama si Gigil. Si Gigil nagpabuhat pa daddy. Ha? Hindi niya kaya. Hindi niya kaya? Ay, ang hirap talaga ng gantong panahon. Yung si mami upabalik na. Kaya pa dad? Ay, kaya pa ma? Ang dami pang construction dito oh. Bakit? Bakit? Akala mo yun ang bahay natin? Hello ma, papasok ko sa ibang bahay. Para ako si Brian. Hindi ako napapunta. Kimmer, come inside. Akala ko naman. Ang hirap ng ganun panahon ng ginaw. Sobra. Ayun oh. Ang isip pa naman ito ko. Yung ice na yan, yung snow na yan, sa ilalim yan ice pan, hindi mo makita yung ano, yung ice. So madulas. So mag 12 na, darating na inspector namin. Para sa ano. May ginagawa silang parang survey dun eh. Ayun o. No? Parang may panel. Hindi ko lang kung tawag dyan eh. Sa mga engineer dyan, sabihin nyo ako kung tawag dyan. Telescope yata yun. Pasok tayo. Grabe, ang ginaw. Inside. Walang tuma eh. Ganito yung bra mo, Kimmer. Sa ginaw. Sa ginaw. Si Gigil nga. Ano nga eh. Gusto nung tuma eh. Kasi tabi sa mga kumakain. Hindi siya, ano, bumubuka na nga yung upet niya. Propesto na. Hindi siya makatae. Ginaw. Oh, sobrang ginaw. Sabi ayun ang problema. Problema niyo yan, mama, pag wala na ako, daddy. Problema niyo. Paano niyo pala taihin to? Wala ako. Wala si Brian. Naku, daddy, ikaw ang pag-asa niya itong dalawang apo mo. Ayan na, ang progress. Ha? Paano si, ano, si Guya? Eh, si Guya hindi tumatay ito nung walang lakad. Ganun ba yun? Iba, Kimmer? Eto si Kimmer, gustong-gusto niya yung snow. Naglalaro pa sa snow. Tinan mo naman yung tsura ng Kuya. Oh, meron ka pang snow sa bunganga. Nag-roll sa snow, Nag-roll pa siya sa snow. Kaya yan. Hindi mo pa inuubos yung Quaker Oats mo, ma. Ikaw, ma, tinapon mo yung ano, yung Quaker Oats. Ang dami ng, ano, microwave. Kumapon, yung init mo siya. Hindi. Hindi po.
Ayan na, malapit na. One minute lang. Ano ma? Hindi ko naman tinobel. Kasi sabi mo, hindi kayo malapit. Ah, kaya siya tumapon kasi mainit na yung tubig. Ano siya si mami kumakain na siya ng breakfast. Tapos na ang inspection. So, papalitan halos lahat yung cabinets. Hindi daw yung... Hindi ko nga alam eh. Ano ba yung drill nila dyan? Ano din dinidrill nila? Sana tinanong mo, daddy. Ewan ko. Ewan ko, City of Calgary yan eh. Hindi ko na tinatanong paano yung ginagawa nila. Nagdidrill sila din, no? Basta sidewalk, di ko na alam yun. Anyway, guys. So, this is it. So, ang gagawin nila ngayon is papalitan nila halos lahat ng cabinets. Matagalan nga lang, sabi niya, is either baka next year na. Kasi nga, natitigas siya lahat. Dapat daw, pag sinara mo siya, magsasara siya. Ito, tutulak mo pa siya na matagal. Hindi siya soft-closed. Diba? Ayan. Ayun na po. Tapos nabuo na pala ni Daddy ang, sa wakas, ang coffee table. Love it. Ayan lang nalagyan ng coffee table natin. Ayan na. Ang ating coffee table. Medyo sumikip na dito. So, hindi na pwede magtambay ang mga doggies. Ito pala ang itsura ng coffee table pag malayuan. Ganyan na siya. Ganyan. Ayan. That's it for our vlog for today, mga beshi. So, next time na tayo magkita-kita sa ating next vlog. So, bye-bye muna!